Pero ito si Ma'am Shelisa, tanungin ko lang, nalaman mo ba agad na may pinagdadaanan si Derek Ice nung time na yun? Or umabot pa ng ilang weeks? Because Ice is aware and we normalize these discussions sa bahay, si Ice nasabihin agad, "Love, I feel agitated. May mga physical manifestations." And then, matamlay siya. Persistently. Matutulog siya, gigising kakain, tutulog ulit, gigising kakain. And then, ayaw niya ng liwanag. So, dun pa lang, alam ko na, na okay, he's going through that again. And this is severe this time. Because 3 months yon continuously, and you just have to be there for him. You have to, when he needs to, pag andito, pag kailangan mo ako, nandito lang ako. Kasi hindi mo rin siya pwedeng pilitin. So, we do physical things. Okay, so bukas, sports, bukas ganun. Na ilaw, di ba? 1 o'clock, ganyan. Okay, pwede bang sabay-sabay tayong kumain? Sa dinner. At least lang. He needs to have a routine. To start doing a routine just so meron siyang reason. Meron siyang reason para bumangon. Na alam niyang involved kami as a family. Ice is also on meds. May psychiatrist kami. We go to through therapy. Even ako, nag-therapy ako to understand kung paano i-manage yung depression ni Ice. And nothing wrong dyan. Kasi para, yes. Kumbaga parang inaalagaan mo ang sarili mo, ginagamot mo para gumaling at umayos ang sarili.